Hello mga bata, kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Opo, teacher! Ang layunin ng aralin ito ay makikilala ang pagkakaiba-iba ng laki ng mga tao sa larawan upang malaman ang distansya nito sa tumitingin. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay alamin muna natin ang inyong kaalaman tungkol sa mga linya. Panuto. Isulat ang T kung ito ay nagpapakita ng tuwid na linya at K naman kung pakurba. Handa na ba kayo mga bata? Narito na ang mga larawan. Una. Ano ang inyong sagot? Tama, K, pakurba. Pangalawa, ano ang inyong sagot? Magaling mga bata, T, tuwid. Pangatlo, ito ay tama, T, tuwid. Pangapat, mahusay mga bata, ito ay K, pakurba. Panlima, ano ang inyong sagot? Ang husay ninyo, tama, T, tuwid. Ano-ano naman mga bata ang inyong ginagawa sa inyong free time? Kagaya ba kayo ng mga batang ito? Sino-sino sa inyo ang katulad nila na mahilig gumuhit? Alam nyo ba mga bata na ang pagguhit ay isang anyo ng sining biswal kung saan gumagamit ang isang tao ng iba't ibang instrumento sa pagguhit para magmarka sa isang patag na medium? Kabilang sa mga instrumentong nabanggit ay ang graphite na lapis, pluma at tinta, pinsel, makukulay na lapis, crayola, uling, tisa, pastel, iba't ibang uri ng pambura, mga pangmarka, stylus, iba't ibang kagamitan tulad ng silver point at dekorenteng pangguhit. Ngayon naman mga bata ay pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Ilan ang bata sa larawan? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, at lima. Sino sa mga bata ang iginuhit ng malaki? Tama, si Russell. Bakit kaya si Russell ang iginuhit ng malaki mga bata? Mahusay mga bata. Si Russell ang pinakamalaki dahil siya ang malapit sa tumitingin ng larawan. At sino naman mga bata ang iginuhit ng maliit? Magaling mga bata. Si Ina. Ano sa palagay ninyo ang dahilan bakit iginuhit ng maliit si Ina sa larawan? Tama mga bata, si Ina iginuhit ng maliit dahil siya ang malayo sa tumitingin ng larawan. Narito pa ang isang halimbawa mga bata. Kung mapapansin ninyo, ang lalaking ito ay iginuhit ng mas malaki dahil siya ang malapit sa tumitingin. Samantala ang lalaking ito ay iginuhit naman ng maliit dahil siya ay malayo sa tumitingin. Base sa larawan na inyong nakita, masasabi natin mga bata na naipapakita ang iba't ibang laki ng tao sa larawan ayon sa distansya o layo nito sa tumitingin.
Ang layo o distansya sa tumitingin ay hindi lamang sa mga tao. Maaari rin ito sa mga hayop o mga bagay. Ang hayop na malapit ay iginuhit ng malaki, samantalang ang hayop na malayo ay iginuhit ng maliit. Ganon din sa mga bagay gaya ng kotse. Ang malapit na kotse ay iginuhit ng malaki at ang malayo naman na kotse ay iginuhit ng maliit. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Tandaan! Ang larawan ng tao na malapit sa tumitingin ay iginuguhit ng malaki at maliit kung ito naman ay malayo. Excited na ba kayo sa ating susunod na gawain? Opo, teacher! Ipapakita ninyo ang inyong pagiging malikhain sa ating susunod na gawain. Mga kagamitan, lapis, crayola at bond paper. Mga pamamaraan, iguhit ang larawan ng iyong mga kaibigan na iba't iba ang laki ayon sa distansya o layo nito sa tumitingin. Pangalawa, lagyan ito ng angkop na pamagat. At pangatlo, kulayan ang likhang sining. Narito naman ang background kung saan ninyo iguguhit ang inyong mga kaibigan. Tandaan, mga bata, maging malikhain sa paggawa ng inyong likhang sining. Handa na ba kayong ipakita ang inyong likhang sining, mga bata? Narito ang gawa ni Ana. Mahusay na naiguhit ni Ana ang iba't ibang laki ng tao sa kanyang likhang sining ayon sa distansya o layo nito sa tumitingin. Nilagyan niya rin ito ng pamagat at nakulayan niya din ito ng maayos. At siguradong ipinagmamalaki ni Ana ang kanyang gawa. Magaling, Ana! Narito naman ang ating pangalawang gawain. Panuto. Lagyan ng check kung ito ay larawan na nagpapakita ng distansya o layo sa tumitingin at X naman kung hindi. Una, tama, check. Pangalawa, tama, check. Pangatlo, tama ulit, check. Apat, magaling, mga bata, check. At panlima, tama, X. Mahusay, mga bata, nasagutan ninyo ng tama ang ating mga gawain. At para naman sa inyong pinakahuling gawain, panuto, gumuhit ng iba't ibang laki ng tao sa kalsada na nagpapakita ng distansya o layo sa taong tumitingin. Hanggang dito na lamang ang ating aralin, mga bata. Maraming salamat! Hanggang sa muli, paalam!